Yo, what's up mga ka-SAITV? Nandito na ulit tayo sa ating Converge content. So, meron lang tayong sasagutin na subscribers natin, no? Sa comment section, meron kasi siyang tinatanong, no? So, babalikan natin siya pagkatapos ng intro. So, ayun na nga, no? Eto na tayo, no? Punta na tayo sa comment section. Eto, no, shout out sa iyo Mark Vincent Ligan. Nag-comment siya dito. Sabi niya, "Boss, naka-subscribe kami, 50 Mbps. Ang tanong niya, pwede ba daw silang mag-connect ng sabay sa 2.4 GHz at 5 GHz?" Kung hindi ako nagkakamali, nasagot ko na 'tong tanong na 'to sa mga previous kong video, no. Kaya sa mga sumusubaybay sa akin, alam na alam nyo na to, no? So, sasagutin na natin to. Ang kasagutan dito, hindi pwedeng sabay na mag-connect sa 5 GHz at 2.4 GHz. Isipin mo na lang, etong mga signal na yan ay mga pintuan. Hindi mo naman pwedeng sabay pasukan yung dalawang pinto na iisa ka lang. Diba? So, sana na-explain ko ng maigi sa'yo yun. And then, merong device, merong router, ang pangalan niya, TP-Link, pinag-iisa niya yung signal na to, no? Ang ibig ko sabihin, isang SSID name, pero dalawa na yung nakalagay doon. Halimbawa, ang SSID name mo, mag-connect ka dito, nakalagay doon, 2.4 GHz/5 GHz, isang SSID name pero dalawang band na yung nakalagay, pero hindi ibig sabihin nun na sabay kang makakakonek, kasi yung TP-Link Deco, eto yung tinatawag na, eto yung router na yun, eh ayan yung ganito, ayan ganyan, ayan. Ang tawag doon, parang kung hindi ako nagkakamali, correct niyo na lang ako kung mali ako sa mga ibang nanonood diyan na may alam. Wi-Fi mesh yung tawag doon, no. Ang mangyayari, yung dalawang band, isang SSID name na lang yung ginagamit nila. At tapos kapag na-connect ka sa isang SSID name na 'yon, kapag malapit ka sa router, nag-o-automatic yon na 5 GHz ka nakakonek. And then kapag medyo may kalayuan ka na, sa 2.4 GHz ka naman nakakonek. Ayun, isang name na lang yung ginagamit nila, magkasama na. Pero nag-o-automatic sila, nagpapalitan sila na nakakonek. Okay? So, yung router na yon, pwede rin niyang tanggalin yung 5 GHz at 2.4 GHz lang yung gagamitin, and then pwede din namang 5 GHz lang yung gagamitin, hindi niya nagagamitin yung 2.4. Ganun, vice versa lang yung sa TP-Link Deco. Ayan, medyo may kamahalan nga lang tong router na to. Ayan, oh. Wi-Fi system mesh, ayan yung tawag diyan. Ayan, may kamahalan 'yan. So nag-automatic naman siyang mag-connect dito sa mga band na to, no? Hindi ka na yung magma-manual pa. Pwede mo naman ding gamitin 'yan na para nag-automatic din na mag-connect. Ang gawin mo, same Wi-Fi SSID ang gawin mo sa bawat isa nito. Tapos same password din gawin mo. Ano? Kung wala kang Wi-Fi mesh. Ayun. So sana nasagot ko yung katanungan mo, no. Sana naintindihan mo din yung aking pinupunto, Mark Vincent Ligan. And then sa mga subscribers din natin diyan, subaybayan niyo rin sana yung aking moto vlog. So kung may tanong pa kayo, comment down below. Sana naintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko ngayon dito, no. So like, share and subscribe. Bye-bye. Ganito na muna. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong padali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.